Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar at dito po sa akin channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang earning application na pwede po nating pagkakitaan ng extra income gamit lamang po ang ating GCash or ang ating PayPal. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. Hey everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, para po sa mga nagtatanong kung ano nga daw po yung mga legit earning application na ginagamit ko na pwede ka pong makapag-cash out through GCash. At para malamanan din po ang inyong mga GCash account, kung gusto nyo po itong panoorin hanggang dulo, ituturo ko sa inyo kung paano kayo kikita ng extra GCash. Ngayon po, pupunta tayo sa Play Store para i-search po itong application na ang pangalan ay CoinPlay. Ito guys, matagal na po siya na application and until now, active pa rin po siyang nagbabayad. Ito yung profile niya. Meron po itong 4.7 stars, 13,000 reviews po and 500,000 download. Open na po natin. Quick review lang po ito para po maipakita sa inyo yung mga dapat nyong tandaan kung paano kayo makaka-earn dito sa application na ito. And dito, kapag first time user kayo, kailangan nyo mag-login muna ng inyong Google account bago nyo ito gamitin. And also, pwede kayo makareceive agad dito ng 1,000 points bonus kapag naglagay ng invitation code dito. Ayan, dito po sa tinuturo ko. Dito kasi, points yung iniipon, yun yung i-convert mo sa pera. And ito yung mga ways of earnings. Dito, pwede kang maglaro ng mga game. And then, pwede kang kumita doon ng points. Etong tatlo na to, pwede mo siyang laruin dito mismo sa app na yan. Meron kang opponent, pataasan kayo ng score. And then, kung sino yung mas mataas na score, yun yung makaka-receive ng 20 points. Yung winner sa game, siya yung makaka-receive ng 20 points. And also, dito sa tatlong game na katulad ni Pop the Balloons, Smart Edition, Word Edition, and Dig the Coins, ginagamitan to ng ticket. Isang ticket bawat game nga po. And para madagdagan yung ticket nyo, click nyo lang yung plus sign. Meron kayong two option. Yung una, pwede kayong manood ng one video ads katumbas ng one ticket. Then dito, every one hour, pwede kayong mag-claim ng free 3 tickets. Yan po, okay natin. And then, dito po sa playtime nila, iba naman po yung game dito. Kailangan nyo naman pong i-download yung mga application na nandito sa catalog. Ang kitaan dito ay per minute na kung saan kahit hindi mo siya laruin, basta hayaan mo lang na nakabukas yung application na i-download mo at nakabukas po yung data connection nyo, or kung may wifi po kayo is pwede rin. Kasi nga po, kahit hindi natin siya ginagamit, halimbawa natutulog tayo, may ginagawa tayong gawaing bahay, basta hayaan lang natin naka-open, kada isang minuto, kikita ka pa rin po ng points, may papasok pa rin po na points dito kay CoinPlix galing dito sa application na madadownload mo. Then, next naman po natin, ito nga po yung Math Edition nila, tsaka Word Edition. May mga balloons dyan. Dun sa balloons na yun, may mga nakalagay. Dun sa math, mga equation, isosolve nyo yun. May mga multiplication, division, addition, and subtraction. Meron din dun sa Pop the Balloons Word Edition, yung mga words naman po, itatype nyo yun. Tapos dito sa Dig the Coins, paunahan lang kayo makapag hukay ng tatlong coins. Madali lang naman po yan. Ang gagawin nyo lang, ikiklik nyo lang yung arrow, tapos click nyo yung find opponent, and then ipapartner po kayo nung application na to sa iba pong user na gumagamit netong app na si CoinPlix. Andito po yung mga instruction na dapat yung malaman kung maglalaro po kayo dito. Then, meron sila ditong apat na klase ng task. Ito pong apat na task na ito ay naglalaman lang din po ng mga
application na idadownload nyo pa po sa Play Store. Parang mga third-party app siya, karamihan ay game. Makaka-receive ka ng points dyan kung kukumplituhin mo yung mga task or instruction na nakalagay sa bawat application na madadownload mo. Malaki din po yung points na ibibigay nila sa inyo dito. Then, kung mahilig ka naman po sa survey, may tatlong klase po ng survey dito. Basic lang naman po yung mga question, tsaka yung isasagot nyo ay my option. Pag natapos nyo yung sagutan yung survey, marireceive nyo na po yung points. And then dito sa baba, hindi nyo na po ito kailangan pang laruin kasi wala naman po kayong points na makukuha dito. Nakalagay na po yan sa note. Then, pwede din po kayo mag-invite using your referral code or referral link para agad-agad makareceive kayo ng 250 points per friend na may invite nyo. Tapos makakareceive pa po kayo ng 20% commission for every task na makukompleto ng inyong referral. Again, dito guys, hindi po kayo sa pilitang pinapa-invite. Option na lang po ito. Part lang po ito ng ways of earnings nila. And then kapag mag-cash out na po tayo at meron na tayong sapat na points, punta ka lang sa redeem. Take note guys dito ha, masasabi ko sa inyo, ito yung honest review ko na hindi everyday pwede ka makapag-cash out ng malaking amount ng money dito. Yung mga ganitong free earning application, mag-expect po kayo na hindi ganun kabilis yung earnings nila. Minsan pa nga po inaabot ng 1 month bago ka makapay out ng malaking amount ng money dito. Ang payment method nila is GCash and PayPal. At saka po yung pagdating ng mga makakash out natin sa payment method na mapipili natin ay 3 araw lamang po. Sa loob ng 3 araw na yon, marireceive mo na po yung pera. Sa GCash po, 50 pesos yung pwede nating ma-withdraw na pinaka-minimum. Tapos, yung maximum po ay 500 pesos. And then, sa PayPal naman po is $2 up to $25. Yung sa PayPal, kung ito yung gusto nyong gamitin na payment method, email address or Google account po yung ilalagay nyo dyan na ginamit nyo sa pag-create ng PayPal account nyo. Kasi dito guys, mas maganda din po si PayPal as a payment method kasi nga po malaki yung value ng dollars tsaka mas mababa yung amount ng points na hinihingi dito para makapag-cash out ka. Kasi kung ikukumpara natin siya kay GCash na 125,000 points para sa 500 pesos, dito sa PayPal 100,000 points lang para sa $10 or 500 pesos. Kaya ito po yung payment method na palagi kong ginagamit. So ngayon guys, pag magwi-withdraw ka dito, itatap mo lang yung amount. Sa GCash po, yung ilalagay dyan na information is pangalan nyo, tapos cellphone number nyo. Ito yung i-withdraw ko, 50,000 points para sa $5. Redeem ko lang yan, yes. Kahit dito, mag-cash out ka anytime, okay lang. Tsaka wala pong limit ang pag-pay out. So, basta may sapat ka na balance, pwede ka na makapag-withdraw dito. Then, redeem lang ulit ako ng $2. Ayan po. Dito, kahit makalima o sampu kang ma-pay out sa isang araw, okay lang sa kanila kasi wala nga pong limit. Ayan pa ulit-ulit tayo. Ngayon, click na natin yung view redemption. Tatakpan ko na lang po yung sa kabilang side dito kung bakit may blur siya kasi andyan yung information ng PayPal ko and GCash. Dito sa kabilang side, yan, andyan makikita nyo yung date kung kailan ko siya na-receive, kung kailan ko din siya na-cash out, ayan po. Tapos, kapag nakalagay dyan is success na, ibig sabihin, dumating na po yun sa ating PayPal or GCash. Ayan po, puro $2, $5, $2 ulit, meron $10. Para po sa mga nagtatanong, yung $10 po, naipon ko po yan sa loob po ng 1 month siguro and mga 3 days, ganun. Kasi minsan hindi ko siya madalas gamitin. Ayan po. Kaya masasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect sa mga free earning application na everyday pwede ka makapag-cash out ng malaking amount ng money kasi for extra income lang to, hindi natin pwedeng iasa yung pang-araw-araw natin na pangangailangan dito. Kumbaga ito ay mapaglilibangan lang natin at the same time pwede natin pagkakita ng extra-extra cash. So may GCash din po akong, ginagamit ko din po yung GCash minsan as a payment method para malaman kung parehas pa rin nagbabayad sa PayPal or sa GCash. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung aking proof of payment sa na-cash out ko na $10. Eto.
Ito na lang. Nung August 7 ko naman to na cash out eh. August 7, 2023, ilalagay ko dyan sa screen yung $10 na yan kung ano yung text message na marireceive nyo. And take note po pala, kapag PayPal yung gagamitin nyo na payment method, may transaction fee po kasi sa PayPal kapag ginagamit natin siya sa any transaction. Pero yung transaction fee na yun, halimbawa sa 500 pesos, since yung value ng $1 is 56, mga yung $10 na makakash out natin isa sa 550, mga ganun. Sa 550 na yun, may mababawas doon na mga 10 piso or 5 piso, ganun po. Mababa lang naman or konti lang naman yung ibabawas nila sa transaction fee sa PayPal. So ayun guys, dito ko na tinatapos tong video na to and thank you for watching.